Ngayon is how to refresh a 25G engine champion sa larangan ng karera. Yan. Bubuhin natin ngayon yung makina ni Bimboy Garandang MS pe-prepare po natin sa PDR, Pilipinas Drag Race. Ngayon, 1 week preparation po. Ang iba po ay nasa Borongan City na Samar, Leyte. Naglalaro sila Dada ngayon at saka sila MJ doon. Tsaka nandun din yung ibang pro ng MWR. Ngayon kami ang magpe-prepare sa mga panlaro na 25G na entry sa PDR. Mamaya, ang content natin is how to degree or refresh ang makina ng 25G na panlaro at paano kukunin yung compression ratio, paano i-pillar gauge or i-tune up, paano din ibuo ang makina sa tamang proseso. Ngayon, bibidyo natin paano siya refresh, lilinisin, tapos kukunin yung dating degree niya nung tumakbo siya sa NGO, lahat. Kung paano yung measurement niya nung tumakbo siya sa NGO, ibabalik natin from scratch to refresh na makina. Ngayon, lilinisin muna natin mga makina. Let's go! Shoutout nga pala sa Recipe na lagi nag-sponsor sa aming mga damit, cups, at mga apparel. Shoutout! Minong! Ano? Ano sabi mo? Ayan, ang linis. Gawang oh. NWR. Ayan. Linis-kinis. Linis. Brought to you by Gentleman. Kung wala ka nito, wala kang talo. Wala kang talo. Boy Asinta, ang kabatid ni Boy Abunda. Anong tune-up ng clearance niya? 7 sa intake versus 11. 7-11. Dapat swabe. Swabe. Para magandang minor niya. Sa mga 25G natin, anong mga gamit natin cam? Baka stock kala nila Gen 1 yung cam natin. Stock lang. Kahit anong model, kahit pwede. Kahit anong model, pasok dito. Sa degree, ang Gen 1 at saka ang mga latest, parehas lang ba? Oo, parehas lang. Hindi naman nagkakalayo. Bakit sabi nila magkaiba? Hindi. Nasa tune pa rin yun. Nasa degree pa rin yun. Taisok ng Pilipinas.com. Ang kapatid ni Boy Abunda, si Boy Asinta. Tune up is perfect. Ayan, ganyan po mag-tune up si Taisok. Kailangan parehas na parehas. Ano langis na ginagamit mo? Motol lang sa kalam. 300V Motol PH shoutout by Bimboy Karandang, Batangas City, Kumintang, MS Racing. Yan. Sa 25G po namin, ang gamit po namin na black aftermarket lang kasi mahal po yung original kaya nga minsan po steel bore lang kami, minsan yung ano lang yung mumurahin ng na-block kasi kadalasan po kasi di natin maiwasan na agad nagpapapalit ang block dahil sa taas po ng RPM ng motor. Kahit ano pa langis po gamitin natin pag mataas RPM ng radar talaga gasgasan po yung ano. Pero sa langis sa gamit namin 300V ang pinakatumatagal na pyesa dahil sa viscosity nito tsaka yung
performance yun lang eh. At hindi po ito nangingitim. Always apple green. Alright. Ganyan po kalinis yung mga cylinder head namin eh. Halos parang brand new kasi brand new po talaga ginagamit namin besa at pagdating sa mga panlaro namin. Ganyan po kalinis yan. Mamaya po, pag i-check natin yung burret mismo ng compression ratio, kailangan po, dito po sa gap ng mga piston ring, bigyan po natin sila ng grasa. Dito. Tsaka dapat po yung mga gap po ng mga piston ring, hindi po magkakatugma. Baga, hindi po magkakalinya kasi magkakasingaw po siya. Kailangan po naka one seat apart. Parang ipin. One seat apart. Bunga lang isa. Ito po dito sa mismong gap, bibigyan po natin ng piston ring. Mamaya check po natin yung mismong compression ratio niya. Gagamit po tayo ng tools na burret 25 ml. Mamaya po, papakita namin paano po basahin yung compression ratio by using burret. Lagay na po natin yung stopper po dito sa block para sa piston stopper para makuha yung top dead center mamaya dun sa degree wheel. Yun po yung tools ng degree wheel para makuha yung top dead center. Lalagay na po natin yung degree wheel. Ito po yung panuro. Tapos ito yung lagayan mismo ng degree wheel na nabibili. Sa ngayon wala pa tayong available na degree wheel kaya naghahanap pa tayo ng supplier. Pag meron na po, bisuin ko kayo kagad para mas mabilis matuto yung meron kagad na degree wheel. Degree wheel tools. Alright. Tuturuan po tayo ni Taisuk na paano mag-degree ng Raider 25G. Sa halos po kasi ng mga motor namin, naka-degree po lahat to kasi reference po yun ng makina. Kunyari, nag-testing ka, nag-adjust ka ng timing mo, tumulin ka, kailangan mo yung i-record. Buksan mo, tapos kukopyahin mo yung buong timing ng makina. Para at least kung magka-problema man o magka-birya man, saglit mo lang yun, may babalik kasi meron ka ng patamaan na timing card. Cam card ang tawag ko. Kailangan natin ng dial indicator. Kailangan natin ng ganyan, dial indicator, dial stand, para dun sa cam, camshaft reading. Usually, kung bubuksan nyo po yung mga 25G namin ay napakasimple lang ng setup. Ang pinaka-importante po lahat sa pagbubuo ng makina ng panlaro is measurement. Pag once na alam mo po measurements ng buong makina mo, saglit ka lang matutong mag-tono. Kasi gawa po ng kontra sa abirya, lahat po ng patamaan sa barbola eh mahirap. Di na po siya tatama sa piston dahil gawa ng clay test, measurement sa compression ratio para iwas sabog, hindi masyado mataas compression. Tapos malalaman mo meron kang compression tester about sa cam, PSI, EDC. Kailangan po makuha natin muna yung top dead center ng makina. Yan. Pag naglagay po tayo ng degree wheel, kailangan itap mo muna sa TDC kahit visualize lang po. Yan. Baga patamaan lang muna. Kunyari, yan TDC.
Tapos, lalagay natin yung pinaka-stopper niya dun sa piston. Tandaan nyo po, importante po ang top dead center sa makina. Kasi usually po, yung mga timing marks po ng makina, once na nagpalit ka ng magneto, nagpalit ka na ng kung ano-ano signal, eh minsan po, hindi na po accurate yung pinaka-top dead center ng makina. Yan po ang degree wheel. Niigpit na po ni Taisok para hindi po umikot. Ire-record din ni Taisok yan dahil gawa ng may basihan na po kami doon sa tooling niya ng last NGO. Meron na po yung cam card. Susundin na lang, babalik na lang po doon sa dati niyang timing. At least hindi ka naligaw. Ay babalik mo yung 90% ng takbo. It's all about measurement and synchronized build. Yun po ang importante sa pagdating sa engine building. Ilalagay po ni Taiso sa TDC. Tapos ilalock niya po yung piston para meron siyang stopper. Kailangan po babangga yung piston tapos ipitin yung stopper. Sa pagkuha po ng TDC, kailangan po yung numero sa left rotation at saka doon sa right rotation sa dapat po same ang numbers. 35. Kanyari yun, 35 po yung kabila. 40. Oh, 40 yung kabila. Ang gagawin po natin, minus po natin ng 2.5 yung sa rotate ng pakanan. Gagawin 37.5. Tama ba yan? Tama daw kay Taisok ng Pinas. Yan, parehas na. Ganyo po. Ipat matuksok para makita nila. 37.5. Tapos sa pakanan, 37.5. Dalak na po ni Sok yan. Pag nilak nyo po na yung degree wheel, yung pinaka millimeter niya, che-check po natin ulit para makita na natin kung TDC ba talaga. Kasi minsan pag impit mo, nag-iiba. Check ulit nito. 37.5. Yan, 37.5. Tama na po yan. Pagtanggal nyo po dun sa stopper, automatic, zero. Zero yan. Top dead center. So, ilagay mo sa dito. Tapos, makikita nyo na dyan. Top dead center na siya. Yun ang tamang pagkuha ng top dead center. Pwede ka rin gumamit ng dial indicator dito. Pero usually kami, dahil mabilisan minsan pagbubuo namin, stopper na lang po ang ginagamit namin. Same lang po din yun. Yun ang tamang pagkuha ng top dead center. Sana po nalaman nyo yung pagkuha ng top dead center namin. Yan, umuha nyan. Double check po. Always double check kung pwede pa pong triple check. Mas maganda. Sakto. Ayan. 30? 30. Sa kabila, 30 din. No. 30, tama. Okay. Top dead center is done.
Yan po yung pangsukat namin ng compression razor. Ang tawag po dyan, burret. Na nabibili po rin sa amin for sa halagang 2,500 pesos na 25 ml. Ang tamang paggamit po niyan ng liquid po na nilalagay namin is 70% gasoline at 30% na oil, motor oil. Sa suma total na 100% na 70% na gasoline at 30% na motor oil. Diba kanina binigyan na natin ng grasa yung gap ng piston ring para di dumalo yung liquid ng buret. Kailangan po naka-exacto po siya mamaya dito sa zero. Yan, yung capacity niya. Kailangan may puno po natin tapos wala pong bula. Yan, 30% tapos gasolina. Yan po, ang tamang timpla, 70% na gasoline, tapos 30% na motor oil. Pinuno niya na po, pero nagkulang po. Ibig sabihin, kulang pa din. O, dagdagan mo daw ng gasolina, Mr. Walking Street. Kailangan po, i-mix po natin na maigi yung laman. Gawa po. Back to the ball game. Tamang pagsukat po ng compression ratio, kailangan
masukat mo muna yung CC ng makina. Ang CC ng makina po ng stock ng Raider is 147.3. Ibig sabihin, stock stroke. So, ang pumasok po ay 11.7. Ayan po, 11.7. Yung sa spark plug po kasi gawa ng may thread yun, hindi po kasama yun dun sa computation ng compression ratio. Ang mangyayari po dun, lagi po tayong minus 1. So, ang laman po ng liquid sa loob, naka-minus po ng 1 is 10.7. Ngayon po, pa-plus po natin yung CC. 147.3 equals 158. So, ang mangyayari po yan, ang equals niya 158, ang gagawin po natin yan is di-divide po natin ulit yung pumasok na 10.7. Ang total burret po ng makina natin ng 25G is 14.76. Yan. 14.76. Ulitin ko po. Ang pagkuha ng compression ratio, kailangan sakto yung CC. Kailangan alam mo yung sakto na CC. Ang pumasok na burret is 11.7. Ngayon, dahil doon sa spark plug, minus 1. So, ang lilitaw, 10.7. Tapos po, ipa-plus po natin yung CC, 147.3, stock stroke ng Raider, equals 158. Ngayon po, i-divide po natin yung subtotal niya ng burret na pumasok, 10.7. So, ang kabuuan po ng compression ratio natin is 13.76. Tama po. Yan po yung proper way para makuha natin yung compression ratio ng makina. So, ang mangyayari po, kailangan po lahat naka-measure. Yan po. Ang ideal ratio po ng makina ng 25G, 15 or below. So, once na mataas po sa 15, para sa amin, ha, ang mangyayari po, sabugin na siya. Hindi po tatagpos. Mahirap na po siyang huliin sa AFR. Ang ibig sabihin po ng AFR, air fuel ratio. Tama? Okay. Ang ideal po na compression ratio ng makina namin is 15 below. Pag tumaas po kami ng 15, sabugin na po kami. Kaya ang ginagawa po namin laging sakto, 13.5, 14, depende po sa rider kung paano niya po paalisin yung makina. Alright. Doon na tayo sa degree wheel. Alright. Yan, nakalagay na po ang dial gauge natin, dial indicator. Ang tama pong paglagay ng dial indicator sa Raider, ang dapat ang pinaka stick niya or panuro niya is nandoon sa shim cap mismo. Tsaka dapat nakasunod siya doon sa angle mismo ng barbula. Yung mismong panuro na stick niya ganyan. Ayun po, nakalagay po siya doon sa shim cap na dapat wala po siyang nasasayaran o anuman para po maging accurate yung pagkalagay o pag-read ng ating cam timing. Ayun po, kahit sa exhaust po, nakaturo po siya o nakapatong mismo doon sa shim cap ng shim mismo ng barbula. Ayan po, yung takip mismo po, yung stainless na cap, yun po yung mismong haapakan ng mismong panuro natin. Kamu nga po niyan, wala po siyang binabangga o sinasayaran. Kailangan po ganyan po siya. Ayan. Alright. Let's go for reading the pump card. Ayan. Ayan. Tinahanap na po nila yung mga cam timing namin na may takbo na. Dito sa makina ni Bimboy Karandang, shout out MS Racing. May cam card na yan na basihan, tumakbo na ni Tulin na at na dyno na. Nahanap na po ni Taisuk ng Pinas. So, rock and roll. Ito,
Ang tamang pagbasa ng dial indicator to the degree wheel. Yan, naka-setup na ating dial indicator at ang ating degree wheel. Ang pagbasa po ng dial indicator is isang ikot. Getso po? Isang ikot, ibig sabihin po ng isang ikot is 1 millimeter. Kahit po dito sa intake is 1 ikot equivalent to 1 millimeter. Ang tamang pagbasa po, kunyari, ito po ang timing. Di pa po sakto timing to, kumbaga, de-demonstrate lang po natin. Kamuha niyan, umikot siya. Asan yung ano, pang kamukha nito. Diba, naka-zero siya. Sa radar kasi, kailangan sakto mo ng zero. Yan. Kumuha niyan, zero siya. Tapos, ang tamang pag-read. Kumuha niyan, isang ikot, zero. Tapos, i-read po natin ngayon dito sa degree wheel. Kamukha po niyan, ang tamang bilang niya po is 37. Tapos, i-check po natin ulit ang kabila. Check po natin yung kabila. Ang kabila po is isang ikot ulit. Kailangan sakto siya doon sa zero. Yan, zero siya. Isang ikot, ibig sabihin 1 millimeter. Ang tamang read niya dito is 43. Yun po yung nabasa natin sa kabilaan. Ibig sabihin po nung dito sa exhaust is opening. Exhaust opening po yung binasa natin. Tapos dito po sa intake, closing po yun. Ngayon, babasahin po natin yung exhaust open, exhaust closing. Iikot po natin yung makina hanggang sa tumigil po siya. Hanggang sa tumigil po siya sa exhaust. Ulitin natin. Yan, tumigil po siya. Pag tumigil po siya na ganun, babalik po natin siya. Ibig sabihin, rotate po natin siya ng pabaligtad para makuha natin yung 1 millimeter na hangganan niya. Yon, zero siya. Tapos re-read po natin siya ulit dito. Ang read niya po is 12. Lagi niyo pong tatandaan, isusulat niyo po sa note ang bawat timing card na nakuha niyo. Tapos sa intake naman tayo, ang opening ng intake, matapos yung hangganan niya. Mukha niyan, tatapusin natin hangganan niya. Pagitin natin, kukunin natin yung opening. Lagi pong counterclockwise ang ikot natin sa makina kasi yun ang procedure ng ikot ng makina. Yan, hintayin natin siyang gumalaw. Doon, gumalaw na siya. Kukunin natin yung 1 ikot. Equivalent to 1 millimeter. Tapos, re-read po natin siya dito. Ang nakuwang read niya po is 1. Ibig sabihin po, nakuha natin dito sa degree wheel natin is 1. Ngayon po, i-journal po natin yan. Susulat po natin. Tara mga bolto. Susulat po natin. Ganito po. Opening, closing, duration. Intake, exhaust. Umukha po nung kinuha natin kanina, ang opening ng exhaust is 37. Tapos, ang exhaust closing kanina is 43. Tapos, ang intake opening niya is only 1. Tapos, yung kanina, 12. Ang tamang calculator. Ang tamang procedure po pag-compute ng duration is ganito. Turo ko po kayo ha.
So video na to, pwede niyong ulit-ulitin. So, ang computation po ng duration natin, 1 plus 43 plus 180 equals 224. Bakit po 180? Ito pong kabuuan ng degree wheel natin is 360 millimeter. Ngayon po, ang bawat bulbs or bawat lobes ng kabila is 180. Sa intake is 180. Sa exhaust is 180. Ganun po ang tamang pag-compute niya. Kunyari, sa intake, 180 po. Kunyari, ito. Opening is 1 plus 43 plus 180 plus 180 equals 224. Duration po ng intake yan. Ngayon, sa exhaust, ganun din po. 37 plus 12 plus 180. 229 po siya. 229. Ulitin ko po. 37 plus 12 plus 180. 180. Kaya po 180 kasi 360 mm po to. Hahatiin po natin sa dalawa divided by 2 equals 180 per intake or exhaust. Ito po ang duration, total duration ng intake, total duration ng exhaust. Ngayon po, paano natin malalaman yung buong total duration ng cam mo? Ang gagawin mo lang 224 plus 229 equals 453. Ngayon po, dahil po siya 360, dalawa po siya, i-divide po natin siya ng dalawa. So, ang total duration po ng makina natin is 226.5 ng buong cam lobes. Ang total duration niya po, 226.5. Ang tamang computation po ng total duration, 224 plus 229 equals total duration. Ito po. Ngayon po, paano natin malalaman ng overlap ng makina? Ito lang po, napakadali lang. Check nyo lang po itong opening intake at opening exhaust. Ipa-plus lang po natin yan. Plus 1 plus 12 equals 13. 13 po ang overlap ng cam shaft ng dalawa. Ayan po, kung gusto nyo po malaman kung paano po makuha yung total duration ay total valve lift ng isang cam. Ganito po. Nangyari po itong exhaust natin. Babalik po natin sa zero. Zero, top dead center natin. Ngayon po, zero siya. Ang tamang pagbilang po ng total valve lift is tuwing isang ikot, ika-count mo po siya ng exhaust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yung 13 po na yun, i-divide mo po ng 2. 13 divided by 2. So, ang lilitaw po, ang total valve lift po ng exhaust is 6.5. Yan po. Ngayon, sa intake naman po tayo. Intake po tayo. Clockwise pa rin po kung anong ikot ng makina natin. Yan, balik po natin sa zero. Yan, naka-zero po siya. So, ang nangyari, ito na ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14.9. So ang mangyari po, 14.9 divided by 2. Ang total valve leak po ng intake is 7.45. Ang exhaust kanina 6.5. Total valve leak po. Ganun po ang tamang procedure pagkuha ng total valve leak. Alright. Ngayon po, nakuha na natin po ang tamang degree ng makina natin. Sana po, natutunan nyo po yung tamang procedure. Kasusunod naman po, underbone naman po ang ating degree. Papakita namin sa inyo paano ang tamang pagbuo ng underbone makina. Scooter man yan, Neo o Way125. Basta tuwing po may bubuhin kami, andyan po kami at i-video po natin para may matutunan kayo. Sana po, natutunan niyo po ang aming video. Alright guys, sana nalaman nyo paano yung pag-degree natin ng makina. Ayun, oh. Sasara na po ni Taisuk ang kanyang 25G. Shoutout po sa Recipe MS Racing Motul PH, sa KOU Rowan, Shopper, MTB, Q-Tech, Gentleman's, Yayok. Yan. Salamat po. 5Js ng Borongan Samar, Sakmatic ng Tacloban, Pilandok. Yan, kay Ardic Amodo ng Ilocos Norte. Salamat po sa lagi pagsuporta sa amin sa racing team. Lalo kay Makoy Bart ng Davao. Thank you very much. Alright, see you on the next vlog.